kakaibang kwento ng mga Pinoy. Kanto Pinoy. Sa Pilipinas, kasama sa pagbabago ng kultura ay ang pagbabago ng tingin at pagtrato ng mga Pilipino sa iba't ibang uri ng tao. Katulad na lamang ng malulusog o mas karaniwang tawaging mataba. Kadalasan sila'y tinutukso at pinagtatawanan. Bakit nga ba? Kasi yun ang nakasanayan nating mga, kung tayo, butt of the jokes. Nasanayan na natin yung kusinong yung mga mataba. In other words, meron tayong, in a sense, a small tradition na the freaks are at fault. Mm-hmm. Mga Noypi, parang hindi magandang senyales ito, ha? Lumabas kami sa lansangan kasama ang aming mga kasabwat na sina Aling Norma at Wian. Para makita kung ito nga ba ay may katotohanan. Iniwan namin sila sa isang kalye sa Maynila upang tingnan kung sino sa kanila ang pipiliin ng mga driver ng tricycle at taxi na sabay nilang paparahin. Sa OWA ho. Ay, Manong. Ako, sandali lang. Pwede po kayo sa ano, City Hall? City Hall lang. Ah. City Hall. Hindi, sa OWA ito eh. Sa City Hall, malapit lang yung City Hall dyan. Hindi, wala. Tipo eh. Malapit lang mo pag reko mo ng kanan. Dali na, Manong. Sandali. Malapit lang naman yung akin. Sa OWA ho ako. OWA. Ah, City Hall. Laya, sabay ka na. Manong, ano, City Hall? Sa OWA ho. Ako, madalang kasi wala ko eh. Ha? Sandali lang yung ano. Sabay na lang kayo. Isigil ko muna ito. Lapit na lang. Thank you. Wow! Mukha namang patas ang ating mga magigiting na driver sa pagpili ng kanilang mga isasakay. Fair naman sila in a sense na kung sino talaga yung nakita nilang nagkumpas ng kamay na una, yun talaga, pinaparan talaga, yun talaga yung binibigyan nila ng first attention. Kung sino nauuna naman, yun ang isasakay nila. Kung minsan naman yung ibang ano, yung ibang pedicab, sabay na lang. Kunyari, may nakasabay ako, o sige, sabay na lang kayo. In fairness, mga kuya, wala pa kayong favoritism na ipinakita. Mga kasabwat, lipat tayo ng pwesto. Sa pagkakataong ito, pipilitin ng ating accomplice na si Norma na siya ang naunang pumara. Baklaran po. Baklaran. Manong Intramuros. Magkasama ba kayo? Hindi ho, hindi ho. Sino sasakay din? Kararating ko nga lang dito eh. Galing ako, naglakad ako eh. Dito talaga unang pumara eh. Di ba ako ang unang pumara? Hindi, siya ang unang pumara talaga. Sa kaka. Kaya kala ko magkasama kayo. No. Ako ang unang pumara. Halika, sige. Siya talaga una. Sexy lang mo siya. Alam mo, may hindi mo sa mata ba? Oops, sandali lang. Sino nga ba ang naunang pumara? Uy, Manong, sabay naman po silang pumara. Ikaw ha, nadala ka sa miniskirt ni Sexy. Oh, siya. Mag-abang pa nga tayo ng iba. Baklaran mo. Manong Intramuros. Kasama ka na. Hindi po. Ay, Intramuros na sa akin siya magpunta na. Ako pa, Intramuros. Intramuros na lang po. Thank you. Manong, mukhang nakuha ka sa pagpapakyut ni Sexy, ah. Sa 10 drivers na pinara ng aming mga kasabwat sa experiment na ito, 8 out of 10 o 80% ang nagpasakay sa pasahero sa tingin nila ay naunang pumara. Ang pinaka-importante is, do not look at others in terms of fat or thin, kundi yung pagkatao, yung person. Ano bang person ito? I think that's the important value. We must see the other as person na may puso, may isip, may sensitivity. Thank you. Ganyan nga, mga kuya, hindi dapat pinipili ang mga taong sa inyo'y gustong sumakay. Kebaling kinitan o malaman, pare-pareho lang yan. Sila'y mga pasaherong dapat pagsilbihan. Sabay na lang kayo. Sige ko muna.